Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng pang-snack na recipe. So let's start, samahan nyo ako magluto. Ito ang ating mga ingredients, 1/2 kilo na sweet potato, condensed milk, cheese, oil, lumpia wrapper, and then gagamit tayo ng tubig and konting brown sugar. So let's start, lagahin muna natin ang ating sweet potato or kamote. So after natin mahugasan yung ating kamote, lagahin muna natin ito. Nahugasan ko na yan mga kamamsip. Then, nilagyan ko syempre ng tubig para naman malaga. So, buksan natin ating stove, then balikan natin mamaya kapag luto ng ating sweet potato. So, ito na malambot ng ating sweet potato. Tanggalin na natin and then balatan na natin. So, balatan na natin. Nabalatan na natin ang ating kamote. Gamit tayo nito or kung wala kayo nito ay gumamit kayo ng tinidor. Nabili ko to sa mall. Tapon ka pa eh. Kunti na nga lang nakuha ko sa kalahating kilo kung binili. May sira kasi yung iba pero kalahating kilo yung binili ko. Yung isang piraso na medyo malaki yun ang nasira. So, nilagay ko na lang doon sa tanim ko para tumubo siya at makakuha ko ng gulay. Tumutubo kasi yun eh. So, habang dinudurog natin, ilagay na natin yung condensed milk. Konting condensed milk lang po ang ilagay nyo kasi gagamit pa tayo ng brown sugar mamaya. Inilagay ko na yung almost 1/4 cup ng condensed milk. And then, i-mix lang natin. Mas masarap kasi pag nilalagyan ng konting condensed milk kasi malasa siya. So sa kalahating kilong kamote, pwede na kayong gumawa ng merienda ng inyong mga anak. Napag-mix na natin ang ating condensed milk at ang ating sweet potato. So i-set aside natin ito at mag-slice tayo ng cheese. Papahirang ko siya ng konting oil para hindi dumikit yung ating kutsilyo sa cheese. And then, slice na natin. Ito yung tira namin na cheese sa aming carbonara. O, nakita nyo, hindi siya dumidikit. Pahiran nyo lang ng konting oil. Yan, ganyan lang kalit ang gagawin ko. So, slice na rin yung ating cheese. Iset aside natin kasi magtatanggal tayo ng ating wrapper. Ang ganda ng ano ko, oh. Ang ganda nung lumpia wrapper ko, bagong-bago talaga siya. Mainit pa yan nung binili ko eh. Depende na lang sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin ninyo na turon. Ayan o. Flatten nyo lang yan. Flatten nyo muna ng konti para mailagay nyo yung cheese. And then, kuha kayo ng cheese. And then, roll. Ayan o. And then, roll. Oh, ganyan. Para mailak siya. Ganyan-ganyan ninyo lang. Ayan. Tapos bukahin nyo. Oh. Tapos, ganyan. Pahabain nyo ng konti. As long as yung cheese ay nasa loob na ng ating mashed sweet potato. And then, ganyan na yan. Tupiin nyo sa magkabilang dulo. Ayan, magkabilang tabihan. Ayan. Pagkatupiin nyo, i-roll nyo lang yan dyan. Then, ilagay nyo yung tip of your finger and then lagyan nyo yan ng tubig, then roll. So, ayan na yung ating pinaka-result ng ating sweet potato turon. So, gawa na naman tayo ng isa. Ay, kuha tayo ng ating mashed potato and then ilagay natin dito sa ating lumpia wrapper. Then, i-press nyo ng konti para lumapad siya. And then, kuha kayo ng isang cheese. Ilagay nyo sa pinakagitna and then roll. Situate na nasa gitna yung ating cheese. Ganyan ninyo lang yan. Discartihan nyo lang yan kumbaga. Ayan, ganyan siya. Ayan. And then, balik nyo yan dyan.
Tupiin nyo yung magkabilang dulo. Tupiin nyo yung pinakamagkabilang dulo. And then, roll. And then, basain nyo ng tip of your finger. And then, basain nyo yung pinakadulo ng lumpia wrapper. Then, roll. So, eto na yung pinaka-result niya. Sasabihin ko sa inyo kung ilan ang resulta ng ating dinurog na kamote. O, tinagalog ko na yun, ha. So, tapos na natin itong mabalot lahat. And then, ready na rin ang ating brown sugar. Konting oil lang yung ilalagay ko kasi sayang ang oil. Buksan na natin ating stove. Medyo painitin lang natin ng konti ang ating oil. Mainit na ang ating oil. So, ilagay na natin ang ating pipritohin syempre. Set nyo lang sa medium heat yung inyong apoy. Ayan. Ilagay na natin lahat. Kasya yan. Gawan nyo ng paraan. Ganyan. So, mararamdaman nyo naman kapag pwede nyo na siyang baligtarin. Medyo matigas na yung mga tabihan niya. So, baligtarin na natin. So, nabaligtad na natin to. So, ilalagay na natin yung brown sugar. Depende na sa inyo kung gaano karami na brown sugar ang ilalagay ninyo. Kung ayaw nyo naman ng masyadong coated ng sugar, di konti lang ilagay nyo. Ganun lang yun. So, ganyan-ganyan ninyo lang yan. Yun, hindi nyo kailangang halungkayin. Move lang. And then, baligtarin nyo. Ganyan lang. Para makoated siya ng asukal. Nakita nyo, natunaw na yung asukal. Ayan. Huwag nyong idikit ang inyong tong. Kaya baka magasgas ang inyong kawali. So, okay na ito mga kamamsi. Luto na yung ating sweet potato turon with cheese. Hindi ko masyado nilagyan ng asukal kasi masyado nang tatamis yung cheese. Ayokong masyadong tumamis kasi ang snack namin ito. Bali, nakagawa tayo ng 14 pieces sa kalahating kilo natin na kamote. So, tikman na natin. Init. Ayun yung cheese niya mga kamamsi, na-melt siya. So, tikman na natin. Matamis-tamis na medyo maalat ng konti dahil din sa cheese. Very affordable recipe na pwedeng-pwedeng pang-snack ng inyong mga anak mga kamamsi. So, mag-shoutout na tayo. Masarap siya. Shoutout sa aking mga members, Christine Joy Tapican, Aileen May Magan, Nim Palungakit, and Judge Foodie. And shoutout po sa aking subscribers, Gladys Pabatao. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you so much po sa inyong support sa aking mga channel.